mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos aaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ako na. Dito sa mundo, ito talaga yung totoo, yung realidad na dapat alam mo at ng lahat ng tao. Naparito kang hubad, aalis kang nakahubad. Dumating kang nangihina, lilisan kang mahina. Iniluwal kang walang salapi at mga bagay, maglalaho kang walang salapi at mga bagay. Ang una mong paligo, may naghugas sa iyo. Ang huli mong paligo, may maghuhugas sa iyo. Ito ang buhay, kaya bakit labis ang mali siya? Ang inggit, ang pagkamuhi, ang galit at pagkamakasarili. Maging mabait sa lahat at gumawa ng kabutihan. May hangganan ang oras natin sa mundo. Huwag sayangin sa walang kabuluhang bagay. Manalangin at higit sa lahat, huwag na huwag nating sasambahin ng pera. Dahil kahit anong dami ng pera mo o ng ari-arian mo, kapag binawi ng Diyos ang buhay mo, iiwan mo rin yan at hindi mo madadala sa iyong pupuntahan. At sa halip, tumulong ka sa kapwa mo tulad ng pagtulong ng Diyos sa atin nung siya'y nagkatawang tao, matubos lang ang mga kasalanan natin. Mga dahilan kung bakit sumusuko ang mga babae. Una, alam mo na yung ikinakagalit niya pero hindi mo pa rin iniiwasan. Pangalawa, pinatawad ka na pero inulit mo pa. At pangatlo, natitiis mo siyang hindi kausapin. Pang-apat, umiiyak na siya pero sa'yo parang wala lang. At pang-lima, sinisita mo yung pagbabago niya na ikaw naman ang dahilan. Pang-anim, binabaliwala mo yung mga pagbabawal niya sa'yo. At pang-pito, pangit daw ang ugali niya pero sa iba mo inarereklamo. Pang-walo, dito maraming masasapol sigurado. Yung pangako niyang magbabago siya pero hanggang pangako lang pala. Pang-siyam, pinapatawad ka palagi kaya ikaw naman masyado kang kampante. Pang-sampo, hinahayaan mo lang yung problema ninyong dalawa. At para sa lahat ng mga kababaihang tulad ko, hindi sa kinakampihan ko kayo dahil kauri nyo rin ako. Minsan kasi, nasa atin din yung problema. At alam mo ba kung bakit ginaganyan ka niya? Kasi sinanay mo siya na ikaw lang yung nakakaalam ng mga bakit na iyan. At may real talk tayo dyan. Walang babaeng bumibitaw basta-basta at walang babaeng hindi lang nagbibigay ng second chance kung hindi sobra-sobra pa. Kasi ang babae, sobra-sobra sa lahat ng bagay. Ikaw ang may kasalanan, pero siya ang magpapakumbaba. Magkaaway kayo, hindi matutulog yan hanggat hindi kayo nagkakaayos. Actually, sila yung iyakin, pero matatapang. Kasi kinakaya nilang lahat. Kahit pagod na yan, ilalaban pa rin nila. Ganun sila katindi. Kaya sana sa mga kalalakihan, huwag natin sila basta-bastang itapon. At sa part na ito, alam ko may mga babae na kabaligtaran na mga nasabi ko. Pero kung ang babae na ito ang meron ka ngayon, pahalagahan mo. Dahil ang babae, marami ang beses magpapakatanga. Pero once na magising naman yan, kahit lumuhod ka pa at umiyak ka pa ng dugo sa harap niya, ngingiti lang yan, makikita mo, sabay talikod sa'yo. Real talk yan. Always remember that in life, there are some roads you need to take alone. No friends, no family, no partner, just you and God.